Kung titingnan mula sa himpapawid, ang maliit na isla ng Palumbanes sa bayan ng Karamuran Catanduanes, Malaparaiso. Sa karagatan, nakaangkla ang buhay ng mga taga-isla. Pero sa paglipas ng panahon, ang biyaya ng dagat hindi na sapat para punan ng kumakalam na sikmura ng mga paslit ng isla. Alas 7 pa lang ng umaga, handa na si Jenny. Siya ang tumatayong midwife at health worker sa isla. Pupunta ako ng Palumbanes Island. Kasi ang Palumbanes Island ay isa sa record namin na may pinakamaraming malnourished. So mag-validate ako ngayon ng timbang at height ng mga bata. Tatlong beses sa isang buwan niya itong pinupuntahan. Mula sa bayan ng Karamuran, humigit kumulang isang oras ang ibinabiyahe niya patungo sa isla. Si Christine, 4 na taong gulang. So, 53 months si Tintin. Ang timbang niya, ma'am, 7.4. Dapat ang timbang niya ngayon nasa, ma'am? 12 to 22 na dapat. So, severely underweight po talaga siya. Ang kaniyang timbang, maihahalin tulad sa 3 hanggang 14 na buwang sanggol. Yung height niya ngayon, 71, so 53 months. Habang ang kanyang tindig naman, normal lang daw para sa 7 hanggang 14 na buwang sanggol. Masakit din po sa akin kasi pag nakikita ko rin parang sila lang yung malang maliit. Bakit ganyan yung anak mo? Bakit hindi lumalaki? Anong pinapakain mo? Anong ginagawa mo? Sinasabi ko naman po, lahat naman ginagawa ko sa mga anak ko. Sunod na tinimbang ang mga kapatid ni Christine. Si John Chris, 8 taong gulang. At si Crazel Joy, 6 na taong gulang naman. 11.8. Magkasing timbang lang sila nito. Ilang taon na tete? 6. Dapat yung timbang niya nasa 15 to 27 na dapat. 15 to 27 dapat yung normal naman. So siya? Severely underweight din man. Ilan lamang ang mga magkakapatid sa mga batang nakararanas ng labis na kakulangan ng nutrisyon sa rehiyon ng Bicol. Yung asawa ko po, sa dagat po siya naghahanap buhay. Yung ako po, wala po kong hanap buhay. Dito lang po talaga normal sa bahay. Nagbabantay ng mga anak. Talagang hindi po sila nakakain ng mga masustansyang pagkain. Dahil kulang sa pambili ng pagkain. Sapat lang talagang pambili ng bigas.
kuranaw ka mo. Tawyo pang ulam namin ngayon kasi walang pambili ng ulam dahil walang ano pera na pambili. Wala kasing nakuha yung asawa ko sa paghanap paglaot. Maswerte ng araw at may pinagsasaluhan pa sila kahit papaano dahil madalas daw, walang-wala talaga sila. Si John Ray, panganay na kapatid ni Christine. Sa kanyang pangangatawan, hindi mo aakalaing 9 taong gulang na siya. Tawa po ako sa aking mga kapatid kasi walang mga pagkain. Masakit ang amin dyan dahil sa walang pagkain. Favorite po namin ay chicken. Ang malawak na dagat ang inaasahang mapagkukunan ng kabuhayan ng mga residente rito. Yan lang po yung huli nyo? Oo. Kasi mahirap ngayon ang hanap buhay. Ganito na lang talaga nakuha namin. Wala nang iba. May kikitain ba kayo dyan? Wala. Tamang-tama lang ito sa ano, pambayad lang sa ano, sa pampain namin. Malaking isdaman ang nahuli ni Mang Efren, hindi naman ito matitikman ng kanyang pamilya. So, tingin ko ang daming malnourished dito kasi yung mga bata, parang kulang sila sa hygiene and then sa nutrition, kulang din yung nutrients ng mga kinakain nila. Ang mga minmonitor ni Jenny sa isla, kasama sa lumulobong bilang ng mga batang nagugutom sa bayan ng Karamuran, Catanduanes. Sa pinakahuling datos ng National Nutrition Council noong 2017, naitalang pang-apat ang Karamuran, Catanduanes sa may pinakamaraming bilang ng stunted na mga bata o yung hindi akma ang taas para sa kanilang edad. At pang-8 naman ang lugar sa may pinakamaraming underweight o kulang sa timbang mula 0 to 59 months old. May health center naman ang isla, kaya lang... Ito yung barangay health station, clinic na pinagawa ng LGU. So, kayo, maliit lang to. Wala pa siyang mga gamit. So, itong mga, yung bed, hiniram ko lang to sa RHO. And then ito binigay din ng... Sa LGU din po galing yung mga chair tsaka ito. Tapos yung mga, yung pang-BP ko, yung ano, galing po to sa RHO. Bali, LGU po ang nagana nito, nag-purchase. Sa mga dingding, nakapaskil ang mga paalala para makaiwas sa mga simpleng sakit. Pero paano kaya natutugunan ang mga nagkakasakit na residente rito? May lagnat, so mataas yung lagnat. Kailangan niya pong ipa-check up sa RHO kasi dito po, wala naman tayong gamot. Wala tayong gamot. So ano po dapat niyang gawin? Kailangan niyo po ma'am dali sa health center talaga dun sa ano, sa Karamuran. Sa health center, kailangan niyo po kasi ano, bigyan ng gamot. So dito po, wala naman tayong may bibigay na gamot. Kailangan pa po nila magbangka? Oo, kailangan nila ma'am. Ni isang gamot para sa simpleng sakit tulad ng lagnat, wala sa center. Nahilo daw po. Kaya po, sabi ko nga, ipaano ko sana ito dito eh. Mababa yung dugo mo. Kayo ba na, pagka may mga sakit na yung mga bata dito, ano po bang naranasan niya? Nahirapan po ba kayo? Opo, lalo na po pagka ano, wala nang kami sariling bangka. Nahihintay lang kung mayroong Ngayon po, paano kung balak mo? Mag-ano po, kung meron masakyan, dadala ko po sa doon sa aking karamuran.
mahirap para sa akin na tanggihan yung ano nila, yung parang yung pangangailangan nila na kailangan ko pa silang i-refer sa RHU ng Rural Health Unit ng sa health center talaga doon sa Karamuran. Na hindi ko naman mabibigay dito kasi wala tayong gamot, walang gamit na ano. So, talagang kailangan nilang pumunta doon. Kwento ni Aling Margie, maging sila'y nahirapan ding dalhin pa si Christine sa ospital ng Karamuran. Niyay po namin siya. Last 2 years nga po siya. Sinalinan po siya ng dugo kasi nga yun nga sa severe malnourished daw po siya. Yun nga po, matagal na namin hinihiling dito ng mga taga rito. Magkaroon kami ng sariling center. Kaya lang may center naman kami. Kung wala naman doktor at midwife, lalo kung may mga sakit yung mga bata, malakas ang alo ng dagat, hindi sila mabibigyan ng first aid lamang. Habang may kinakaharap na problema sa tubig ang mga residente, tuloy pa rin ang ganitong klaseng buhay dito sa isla. Sa edad kung kailan nararapat na siya ay malayang nakakapaglaro, si Christine hanggang tanaw na lamang sa mga batang masigasig na nagkukulitan. Masakit din po pag nadirinig kong ganyan na talagang maliit talaga siya. Bakit hindi siya lumalaki? Anong ginagawa ko? Ang pamahalaan naman ng Karamuran, pilit naman daw sinusugpo ang malnutrisyon mula sa pagbubuntis pa lamang ng mga ina. Nakatuon ngayon ang gobyerno sa first 1,000 days na baby from pregnancy, tapos 0 to 23 months. Sa pregnancy, meron tayo ng iron and folic acid supplementation. Pag meron pala ng SAM, severely acute malnutrition, binibigyan ng RUTF, ready-to-use therapeutic foods. Ganun binibigyan. Talagang sila yung pinaka-target. Simple lang din naman ang hangad ni na John Ray at ng kanyang mga kapatid. Gusto lang po namin makakain ng masarap. Islamang may kalayuang marating, nararapat pa rin na bigyang atensyon ang pangkalusugang nutrisyon ng mga munting anghel ng Isla Palumbanes. Dahil ang bawat matatamis ng ngiti nila ay simbolo ng pag-asa na hindi sila malilimutan ng pamahalaan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Mariz Umali kasama sa Iisang Brigada.